Glenn, kanina pa nagpapakit sa'yo yung pasyente sa room 307. Punsinin mo naman yun. Panunod yun naturan sa isa sa mga kaibigan ng doktor na si Glenn. Nasa pantry sila ng mga doktor sa pribado at sikat na ospital na yun, kung saan pinagkakaisahan na naman si Glenn ng mga kaibigan ito na puro mga babaeng doktor. Ay naku, tigilan niyo nga ako. As if naman apektado ako sa pagpapakyut niya, no? Sabay irap ni Glenn sa mga kaibigan. Hey! Hindi ka natalo doon, ha? Kutis pa lang halatang nanggaling din sa mayamang pamilya. And in fairness, mas maganda siya sa'yo. Pang-aasar din ni Dr. Gwen sa kaibigan. Whatever. Pwede ba na isa na lang sa inyong tumingin sa kanya? Tanong ni Glenn sa mga kaibigan. Umiiwas? Siguro apektado ka na sa beauty ng pasyente mo, no? May hinig na panunokso rin ang tono ng kaibigan nitong si Tammy. Oh my! Don't tell me nagiging straight ka na. Napatuptop sa bibig na react naman ni Bria. Tigil-tigilan nyo nga akong tatlo, ah. Never akong mahuhulog sa mga kauri nyo, no? Dahil mas Diyosa ako sa inyo. Inirapan muli nito ang mga kaibigan. Baka kainin mo yung sinasabi mo, ah. Tinaasan ng kilay ni Bria ang kaibigan. Never. Kahit na magpustahan pa tayo. Hamon ni Glenn sa mga kaibigan. Sige pa, ipupusta ko ang boyfriend kong afam. Itinaas ni Tammy ang kamay nito. I bet! Ipupusta ko ang isang buwan kong sahod. Palaban na tura ni Gwen. Gail! A vacation in Bali ang pusta ko. Confident na nakisali na rin si Bria. Naiiling na lang si Glenn sa mga kaibigan. Kapag may mga nakarinig sa atin yan, baka mapagkamalan tayong mga sugar na doktor. Pero seryoso ba kayo sa mga pusta nyo? Seryoso kami at confident din kami na mananalo kami against you. Nakangising saad ni Tammy. Fine, tingnan lang natin. Ihanda nyo na yung mga pusta nyo dahil mapapasa akin lahat yan. Tsaka iniwan ni Glenn ang mga kaibigan doon. Dumiretso ito sa pag-rounds ng mga pasyente niya. At gaya nga ng inaasahan ni Glenn, nakaabang na sa kanya ang pasyente na si Lynette. Maganda si Lynette. Mahubog din ang katawan ng dalaga at merong mapupungay at magagandang mga mata at kutis porselan ng balat. Pero walang dating sa gwapong doktor na si Glenn ang magandang dalaga dahil isa itong binabae. Discreet nga lamang ito dahil may iniingatang reputasyon ng pamilya at pagiging doktor. Hi Doc, I'm glad you came. Akala ko wala ka nang balak na i-check ako. Nagpapapungay pa ng mga mata si Lynette habang sinasabi yon sa binatang doktor. As if I have a choice. Kahit iritang-irita na ako sa kakulitan mo, wala akong magagawa kundi i-monitor ka. Dahil pasyente kita. Masungit na turan ni Glenn sa dalaga habang sinicheck ang heartbeat ng dalaga. Can you hear that, Doc Pogi? Pili ang tanong ni Lynette kay Glenn na hindi naman maipinta ang mukha. Ang lakas ng tibok ng puso ko, di ba? Dahil yun sa'yo. Buhay ka, kaya tumitibok ang puso mo. Pagsusungit ni Glenn sa dalaga. Buhay ako at tumitibok ang puso ko dahil sa'yo. Pangungulit pa rin ni Lynette, kaya lalong napasimangot ang gwapong doktor. Ngumiti ka naman dyan. Sayang ang kagwapuhan mo kung lagi ka nakasimangot. Seryosong tinitigan ni Glenn ang dalaga. Tigilan mo ko para hindi ako sumimangot. Sinisira mo ang araw ko eh. Ang harsh mo naman sa akin, Doc Pogi. You're hurting me. Alam mo ba yun? Alam mo pa naman kung gano'ng kasensitive ang puso ko. Nakangusong reklamo ni Lynette. Inirapan naman ito ni Glenn. Tigilan mo na kasi ako, okay? Dahil obviously, hindi kita type. Ouch! Pero ako, ikaw lang ang type ko, Doc Pogi. Sabay kindat ni Lynette sa binata. Napapikit na lang si Glenn sa sobrang inis nito sa dalaga. Pagkatapos nitong i-check ang pulse rate at IV ng dalaga ay agad na itong tumalikod para umalis. Doc Pogi, aalis ka na? Hindi ba pwedeng magstay ka muna rito? I'm bored na eh. Gusto ko nang umuwi. Ayaw naman niyo akong payagan. Pahabol ni Lynette bago pa umalis ng tuluyan si Glenn. Kapag sure na okay ka na, ako na mismo ang magpapadischarge sa'yo. Tsaka tuluyang umalis si Glenn sa silid ng dalaga. Ang sweet talaga ng mahal ko. Pero hindi kita susukuan. Mai-inlove ka rin sa akin. Nakangusong wika na lang sa sarili ni Lynette. Determinado ang dalaga na mapaibig ang gwapong doktor na may pusong babae. Kaya naman habang nakakonfine ito sa ospital ay wala itong inatupag kung hindi ang kulitin si Glenn. Sa pantry naman naglalabas ng inis sa dalaga si Glenn.
Ano ba namang mukha yan? Ngumiti ka nga. Si Tenebrae sa kaibigan. Kasalukuyan silang nagme-merienda sa pantry. Inuubos ng babaeng yun ang pasensya ko. Inis na nilagok ni Glenn ang hawak na tasa ng kape. Pagbigyan mo na kasi. Malay mo naman, siya pala talaga yung destiny mo. Tammy is right. Maybe she can make you a straight guy. Nakipag-appear pa si Gwen kina Tammy at Bria after saying that. Lalo namang hindi maipinta ang mukha ni Glenn. Tingilan niyo nga ako. Ayan na naman kayo eh. I'm not into girls. And that's final. Hindi ang babae na yun ang makakapagpabago ng pananaw ko sa buhay, okay? I'm gay and that's it. No one can change me. Ano ka ba naman? Why not give it a try? Wala namang mawawala sa iyo, no? Giit ni Bria sa kaibigan. I agree. Sayang ang lahi, no? I'm sure your parents will be happy. Gwen is right. Lalo na't gusto rin ng parents mo na magkaapo, no? Dagdag pa ni Tammy. I knew it. Pagtutulungan niyo lang ako. Gusto niyo lang manalo sa pustahan. Kaya you were trying to convince me na patulan ng babae na yon. Diyan na nga kayo. Inirapan ni Glenn ang mga kaibigan bago ito nag-march sa paalis ng pantry. Nagpunta si Glenn sa pantry para iwasan ang mga kaibigan. Nagkasalubong ang kilay nito nang may makitang bukay ng bulaklak sa spot na laan para sa kanya sa pantry. Is this for me? Tanong nito sa sarili habang hawak ang bukay ng bulaklak. Yes, para sa'yo yan. Nagustuhan mo ba? Napalingon si Glenn sa nagsalita sa likuran niya. At nalukot ang mukha nito na makita ang iting-iti na si Lynette. Hindi ako mahilig sa bulaklak. Ibigay mo na lang sa iba. O di kaya sa mga kapwa mo pasyente. Baka sila, matuwa pa. Masungit na tura ni Glenn sa dalaga. Ouch! Ang sakit naman. Nag-effort pa naman ako na ipagtanong ang paborito mong bulaklak. Tapos hindi mo pala tatanggapin. Nakangusong reklamo ni Lynette. Nakapamewang na hinarap ito ni Glenn. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na mag-effort ka? Wala. Pero sana naman tanggapin mo din, diba? Kahit kunwari man lang na nagustuhan mo, hirit pa ng dalaga. I'm sorry, pero hindi ako plastic. At isa pa, ayokong paasahin ka. Kaya tatapatin na kita. Walang patutunguhan itong mga ginagawa mo. Kaya much better, itigil mo na ito ngayon pa lang. Mahabang litanya ni Glenn. Pero hindi kasi ako madaling sumuko eh. Kaya kung ako sa'yo, ihahanda ko na ang sarili ko na mahulog sa isang Diyose na katulad ko. Kumpiyansa na saad ni Lynette, sabay hawi pa nito sa buhok niya. Animo na susuka namang sinagot ni Glenn ang dalaga. Kilabutan ka nga dyan sa mga sinasabi mo. Ako? Mahuhulog sa'yo? Eh mas Diyosa pa ako kesa sa'yo, no? Ano ba? Hindi ka Diyosa, no? Isa kang Greek god na ibinigay ng Mount Olympus para sa Diyosang katulad ko. Tinaas baba pa ng dalaga ang mga kilay nito. Saan banda yung Diyosa? Bumalik ka na nga sa kwarto mo. Baka ako pang masisi kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo. Pagtataboy ni Glenn sa dalaga. Tinalikuran na nito ang dalaga at saka lumapit sa coffee maker para magtimpla ng sariling kape. Masarap ka bang magtimpla ng kape? Pwede mo ba akong ipagtimpla? Pangungulit pa rin ni Lynette na sumunod sa binata. Naitirik naman ni Glenn ang mga mata sa inis. Bawal sa iyong kape. Aww, you really cared for me. Natouch naman ako. Nakahawak pa sa dibdib kung nasaan ang parte ng puso ng dalaga. Thank you so much. At hindi inaasahan ni Glenn ang sumunod na ginawa ng dalaga. Niyakap nito mula sa likod ang binata. Hey! Get off me! Pilit na kinalas nito ang braso ni Lynette na nakayakap sa kanya. Pero mas hinigpitan lang nito ng dalaga. Ang bango mo naman, Doc Pogi! Sinasamyo-samyo pa ni Lynette ang likuran ng binata. At ang tagpong yun ang naabutan ng mga kaibigan ni Glenn. Oh my! Anong ibig sabihin nito? Napatakip ng bibig na wika ni Bria. Agad namang napalayo si Lynette kay Glenn at nahihiyang hinarap ang mga kaibigang doktor. It's not what you think! Hindi maipintang mukha na sabi ni Glenn sa mga kaibigan. Nagpapasalamat lang po ko kay Doc Pogi. Kaya niyakap ko siya. Nahihiyang segunda naman ni Lynette. Naku, ano ka ba? Okay lang yun. Kinikilig nga kami eh. Diba girls? Sabay baling ni Tammy sa mga kaibigan. Yeah, I agree. Sige lang, yakapin mo lang siya. We don't mind. Wika naman ni Gwen sa dalaga. Nagningning naman ang mga mata ni Lynette sa narinig. So, ibig sabihin boto kayo sa akin for him? Yes, and we are rooting for you too. Tugon ni Bria kay Lynette.
Tagulat at sabay-sabay silang napalingon nang pabagsak na inilagay ni Glenn sa sink ang kutsarang ginamit nito. I had enough here. Saka ito nag-march sa palabas ng pantry dala ang tasa ng kape. Nagtawa na naman ang mga kaibigan nito na naiwan doon kasama si Lynette. Hala, nagalit yata sa atin si Doc Pogi. Nababahalang tanong ni Lynette sa tatlo. Hindi yun, hayaan mo sa... Bria is right. Hayaan mo lang siyang magsungit. Suportado ka namin. Good luck sa panliligaw mo sa kanya. Sir pa ni Tami sa dalaga. Na ikinangiti naman ito. Thank you sa support mga pretty doktora. Niyakap isa-isa ni Lynette ang tatlo. But be careful, okay? Your heart is still weak, Lynette. Paalala ni Doc Gwen sa dalaga. Don't worry, doktora. Glenn is the reason why my heart is still beating. Nakangiting tura ni Lynette. Aww, how romantic. But still be careful with your heart, okay? Nakangiting bilin din ni Tami. I will, for Glenn. Balik na ako sa kwarto ko mga doktora. Paalam na nito sa mga tatlong doktora. Nakangiting tumango naman ang tatlo sa dalaga. Masayang bumalik sa kwarto niya si Lynette. Samantalang si Glenn naman ay inis na nagkulong sa klinik nito. The nerve of that girl! Bakit ba ayaw niya akong tantanan? Inis na naupo si Glenn sa couch sa loob ng klinik nito. Nang dahil sa stress sa pangungulit ni Lynette ay nakatulog si Glenn. Napahimbing ang tulog nito hanggang sa dalawin ang binata ng isang pamilyar na panaginip. Naabutan ng mga kaibigan ng binata na umuungol ito at pinagpapawisan. Glenn! Glenn! Niyuyugyog sa balikat ni Tami ang binata para magising. Huh? Hinihingal na napabalikwa si Glenn. Are you okay? Binabangungot ka ba? Nag-aalalang tanong ni Bria. Tango lang ang nagawang isagot ni Glenn sa kaibigan. Same dream again? Tanong naman ni Tami. Yes, that dream again. Anas ni Glenn na napasapo sa dibdib. Here, uminom ka ng tubig. Inabutan ito ng isang basong tubig ni Gwen. Tinanggap ito ng binata at inisang lagok ang tubig sa baso. Why am I dreaming of that woman? And who is that woman? Sigunda ni Bria. Bakit naman kasi wala siyang mukha sa panaginip mo? Tanong ni Tami. I don't know. It feels so weird. Lagi na lang akong hindi makahinga kapag napapanaginipan ko siya. Hindi kaya you did something wrong with that girl? Nakataas ang kilay na tanong ni Gwen. I never did anything wrong with anyone. Hindi ka sure. Whatever, Gwen. Inirapan ito ni Glenn. Tinawanan lang si Glenn ng mga kaibigan. Napapaisip naman ang binata kung sino ang babae sa panaginip na ito. Hindi sumusuko si Lynette sa pangungulit kay Glenn. Kahit ipinagtatabuyan at madalas itong sungitan ng gwapong doktor. Suportado naman ang mga kaibigan ni Glenn ang dalaga sa panliligaw nito sa binata. Pero isang araw, napansin ni Glenn na hindi siya kinukulit ni Lynette. Kaya naman nagtaka ang binata. Wala yata yung delusyon ng pasyente natin. Pasimple ang ginawang pag-usisa ni Glenn sa mga kaibigan habang kunwari ay nagbabasa ito ng chart ng pasyente. Nangingiti na nagkatitiga naman ang tatlong doktora. Do you miss her? Well, it seems naman na yes ang sagot sa tanong mo na yan, Tami. And I second the motion with that, Gwen. Dagdag pa ni Bria. Nakukonsume na inilapag ni Glenn ang hawak na chart. Paalis na sana roon ang binata pero napahinto ito sa sinabi ni Tami. Lumabas na ng ospital si Lynette. Nagpa-discharge na siya? Sino ang nagbigay sa kanya ng clearance? I'm her doctor. And I've never allowed her yet to go home. Salubong ang kilay na sabi ni Glenn. Wawa, possessive watchdog. Nang aasam na wika ni Bria. Akala ko ba pinagtatabuyan mo yung tao? Bakit ayaw mong pauwiin? Banat naman ni Gwen. Naiikot ni Glenn ang mga mata. Tsaka nakapamewang na hinarap ang mga kaibigan. Her condition is not yet fine. Kaya habang hinihintay pang ibang result ng testa kanya, she has to stay here in the hospital para mamonitor ang kalagayan niya. Yun lang ang punto ko. Stop assuming, okay? Tura nito sa mga kaibigan. Fine, we're not assuming. Dahil we can see naman talaga that you have already fallen for her. It's just that ayaw mo lang aminin sa sarili mo na Lynette changed you. Mahabang salaysay ni Gwen. Tama. In denial lang kasi ang beshi naming pogi. But you have to accept na pogi ka. Hindi pretty like us. Inilagay pa ni Tami ang dalawang kamay sa ilalim ng baba.
kayong tatlo ah. Tigil-tigilan niyo nga ako. Diyan na nga kayo. Iniwan ni Glenn ang tatlong kaibigan na natawa na lang sa inakto nito. Dumiretso sa opisina o clinic niya si Glenn. Napapaisip na napasandal ito sa kanyang swivel chair. Aaminin ko na parang iba at may kulang kapag wala rito ang babaeng yun. Pero ako? Falling for her? No way! Glenn exclaimed. It's just that nasanay lang siguro ko sa presensya niya. Dahil sa araw-araw na pangungulit niya sa akin. At yun lang yun. I'm not going to fall in love with her. Convinced ng binata sa sarili. This is crazy. Now I'm talking to myself because of her. Naiiling na sambit ni Glenn. Hindi man niya maamin sa kanyang sarili ay namimiss talaga nito si Lynette. Pero hindi naman niya mamimiss ng matagalang dalaga. Dahil kinabukasan lang ay nasa ospital na ulit ito. At ang opisina agad ni Glenn ang tinungo nito pagkabalik na pagkabalik nito sa ospital. Doc Woggy, I miss you. Hindi na nakagalaw sa kinatatayuan niya si Glenn nang yakapin ito ng dalagang bagong dating. Hey, ano ba yung ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Pinagtitingin na tayo ng mga tao. Pabulong na sambit ni Glenn kay Lynette. Agad namang kinalas ni Lynette ang pagkakayakap nito sa binata. I'm sorry. I'm just got so excited. Namiss kasi kita eh. That's why na-carried away ako. I forgot nandito pala tayo sa lobby ng ospital. Alanganin ang ngiti na sabi na lang ni Lynette. I have something for you. Nga pala, nasa clinic mo na. Doon ko na lang ipinadala. I hope you like it. I told you. Tigilan mo na ang pagbibigay ng kung ano-ano sa akin. Pagsusungit ni Glenn. Pero hindi ito makatingin sa dalaga. Napanguso naman si Lynette dahil sa narinig. Hindi mo na nga tinanggap yung pag-ibig ko sa'yo? Pati ba naman ang mga regalo ko? Reklamo nito. Tigil-tigilan mo nga ako. At may kasalanan ka pa sa akin. Lumabas ka ng ospital without my clearance. Sorry naman kung hindi na ako nagpaalam sa'yo. Pinag-alala ba kita? It's urgent kasi, kaya kinakailangan kong umalis. Pero nagpaalam naman ako kay Dr. Gwen eh. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Bakit sa kanya ka nagpaalam? Siya ba ang doktor mo? Ako ang doktor mo. Kaya kargo kita kapag may nangyaring masama sa'yo. Ako ang sisisihin, hindi siya. Kaya hindi ka dapat lumabas ng ospital. Lalo na't maselan ang kalagayan mo. Tuloy-tuloy na talak ni Glenn. Napangiti si Lynette habang pinapakinggan ng binata. At hindi inasahan ni Glenn ang sunod na ginawa nito. Tumingkayad ang dalaga para halikan ang pisngi ng binata. Hey! Why did you do that? Ikaw kasi, ang dami mong sinasabi. Hindi mo man lang sabihin na nag-aalala ka sa akin. At namiss mo ko. Pilya ang ngiti na panunod yun ni Lynette kay Glenn. Of course not! Hindi kita namiss. Namumula ang mukha na tanggi ni Glenn. Talaga lang nga. Eh bakit nagbablush ka, Doc Poggy? Ngiti-ngiti si Lynette sa mga naging reaksyon ni Glenn. Bumalik ka na nga sa kwarto mo. Mamaya kung anong mangyari sa'yo, masisipa ako. Utos ni Glenn sa dalaga para tigilan na siya nito. Thanks for the concern, Doc. And believe me, namiss talaga kita. See you later. Sabay kindat nito sa doktor bago ito tumalikod para bumalik na sa kwarto nito. Napakakulit talaga. Naiiling na lang na bulong ni Glenn sa sarili. At hindi nito napigilang mapangiti sa kakulitan ni Lynette. Pero nawala ang ngiti nito dahil paglingon niya ay nakita niya ang tatlong kaibigan na ngiti-ngiti sa kanya. What? Go back to work! Masungit na sikmat ni Glenn sa tatlong kaibigan na tinatawa na lang siya. Kaya naman nilagpasan na lang ito ng binata. Pagkatapos mag-rounds ni Glenn ng araw na yon ay nagpasasang magpahangin sa garden ng ospital. At nakita niya roon na nakikipagkulitan at tawanan si Lynette sa mga kapwa nito pasyente. Hindi na malaya nito na nangingiti na pala siya habang pinagmamasdan ang dalaga. At hindi rin ito namalayan na nasa tabi pala niya ang tatlong kaibigan. Ang ganda niya no? Tanong ni Bria habang nakatingin din kay Lynette. Ganun din si Gwen. In love ka na ba sa kanya? Oo nga eh. Wala sa loob na sagot ni Glenn. Impit na tumili naman ang tatlong doktora. Inamin mo rin! In love ka na kay Lynette! Bulalas naman ni Tammy. Kunot ang noong napatingin si Glenn sa mga kaibigan. Anong nangyayari sa inyo? At anong pinagsasabi niyo? Nagtatakang tanong nito. Wala nang bawian! Inamin mo na in love ka na kay Amgirl!
kinikilig-kilig pa rin at natugon ni Gwen. What? Kailan ko sinabi yun? Kakasabi mo lang, no? You said, oo nga eh. Pag-uulit ni Bria sa sinabi ng binata. I didn't say that. I thought sinabi niyo na ang ganda ng ngiti niya. Kaya nasabi ko na oo nga, because I agreed. But I did not say that I'm already in love with her. Paliwanag ni Glenn sa mga kaibigan. Fine, but you agree that Lynette is beautiful. Huwag mo nang itanggi, sabay irap ni Glenn. Ano bang ginagawa niyo rito? Wala ba kayong rounds? Bakit hindi ang mga pasyente niyo asikasuhin niyo? Salubong ang kilay na tura ni Glenn sa mga ito. Excuse me, kakatapos lang namin mag-rounds niyo. Pwede naman siguro kaming lumanghap ng sariwang hangin, di ba? Katulad mo. Sarcastic na sabi ni Bria. Lumalanghap pa yan ang sariwang hangin? O sumisilay kay Lynette. Shut up, Tommy. Nagpapahangin lang ako. Tantanan niyo na nga akong tatlo. Sinabi ko na sa inyo na hindi ako mai-inlove sa babaeng yan. Dahil mas Diyosa pa ako sa kanya. Well, try to convince us more, Glenn. We can see based on the way you look at her. And there's something changing. Seryoso na this time si Gwen. I agree. We know you very well, Glenn. Kahit kailan hindi ka nakipagrelasyon sa kapwa mo lalaki. Kaya we believe na posible pa rin na maging straight ka, komento ni Tammy. I don't know kung ano yung mga pinagsasabi niyo. Umiiwas naman na tugon ni Glenn sa mga kaibigan. Sa halos ilang buwan na nandito sa ospital, we saw how genuine and pure she is, Glenn. And she is strong and a fighter too. She deserves to be happy. Malay mo, kapag binuksan mo ang sarili mo sa kanya, baka matulungan mo rin siyang gumaling. Titanya ni Bria. May sakit siya sa puso. Too much love and emotion can trigger her attacks. Glenn, you are a doctor. Alam mo na love and being happy can help her heal too. Giit ni Bria. I agree. Why don't you give it a try? Gwen is right. Give it a try, Glenn. Admit it. Na gusto mo na rin si Lynette. Pagkasabi noon ay nag-umpisa ng kumakbang paalis doon si Tammy. Kasunod sina Gwen at Bria. Teka, baliktad yata. Ako dapat ang nag-walk out at hindi sila. Ang tatlong yun talaga. Naiiling na lang natura ni Glenn. Muli itong tumingin kung nasaan si Lynette kasamang iba pang kapwa nito pasyente. Sakto namang napalingon din ang dalaga kung nasaan si Glenn. Kaya naman nagtama din ang mga mata ng dalawa. Agad namang napaiwas ng tingin si Glenn. Baka balik na nga sa loob. Nagmamadaling pumasok ito sa loob ng ospital bago sa malapitan ng dalaga. Hindi man aminin ni Glenn, pero alam nito sa sarili na may nagbago, na may kakaiba na siyang nararamdaman. Pero hindi lang nito maamin sa sarili. Habang si Lynette naman ay bukang bibig ang paghanga at pagkakagusto sa doktor niya. At proud pa niya itong ipinangangalandakan sa lahat. Ang gwapo talaga ng Dok Pogi ko. Nakita niyo ng isang araw? Nakatingin siya sa akin, di ba? Kinikilig na sabi ni Lynette sa mga kapwa niya pasyente sa ospital. Kasalukuyan silang nasa lobby at naghihintay sa mga nurse na magdadala sa kanila sa laboratory para sa kanilang mga test. Sigurado ka ba na sa'yo siya nakatingin? E di ba nga sinusungitan ka nun? Tanong naman ang kapwa niya pasyente. In fairness, nitong mga nakaraan, hindi na siya masyadong nagsusungit sa akin. Baka tuluyan na siyang nahulog sa alindog ko. Naku, huwag ka masyadong umasa. Kontra ng isa pang pasyente na kasama ng dalaga. Oo nga, balita namin sadyang maawain lang talaga si Dok Glenn, lalo na sa mga pasyente nila na malalang lagay. Natigilan si Lynette sa nasabi ng kasama. Pero nang makabawi ay gumiti ang dalaga. Siguro naman, hindi lang awang mararamdaman niya sa akin. Pagkatapos ng mga nagawa ko para lang mapansin niya, no? Tura ni Lynette sa mga kausap. Sono nga, maganda ka naman at mayaman din. Bagay na bagay nga kayo ni Dok Glenn eh. Kung hindi lang kapwa niya pogi ang type. Napasiwangot si Lynette sa sinabi nito. Wala naman ako nabalitaan na may naging boyfriend siya, no? Kaya I believe na para talaga siya sa akin. Confident na saad ni Lynette. That's the spirit, girl. Ipagpatuloy mo lang yan. Fighting. Cheer ni Gwen kay Lynette. Kunin ko na tong pasyente ko, ah. Excuse me. Itinulak nito ang wheelchair ng pasyente papasok sa laboratory. Thanks, Dok Gwen. Pahabol na sigaw ni Lynette. Nang tumingin ulit sa kinaroroonan ni Glenn ang dalaga, umiti ito sa kanya.
kaya naman nahigit ni Lynette ang paghinga. Oh my, he smiled at me! Napahawak sa dibdib niya ang dalaga. Kaya naman nagmamadaling nilapitan ito ni Glenn. Hey, are you okay? Naninikip ba ang dibdib mo? Nag-aalala ang tanong nito. No, I'm okay. Nginitian mo kasi ako eh. Kaya bumilis ang tibok ng puso ko. Tugon ni Lynette sa binata. Kaya naman napatampal na lang ng kanyang noo si Glenn. Mula ng araw na yon ay nabawasan na ang pagsusungit ni Glenn kay Lynette. Kaya naman tuwang-tuwa at kilig na kilig ang dalaga. O diba? Tama ako. Mahuhulog at mahuhulog din si Doc Pogi sa alindog ko. Lynette, naging mabait lang siya sa'yo. Hindi ibig sabihin nun na in love na siya sa'yo. Kaya huwag kang masyadong umasa. Makakasamayan sa puso mo. Paalala ng kaibigan ni Lynette na si Samantha. Kasalukuyan itong kausap ni Lynette sa video call. At napasimangot si Lynette sa sinabi ng kaibigan. Grabe ka naman. Suportahan mo na lang ako, okay? Kontrabida mode ka na naman eh. Ayoko lang na umasa ka. Tapos nagkamali ka lang pala. And then masasaktan ka. At makakasama sa kalusugan mo. Alam mo Sam, sa totoo lang, this past few weeks, hindi ako nakakaramdam ng paninikip ng dibdib. Ang gaan ng pakiramdam ko. At dahil yun sa kanya. Hindi na niya kasi ako tinataboy at sinusungitan. Unlike before, kaya feeling ko makakapagpa-opera na ako. Mahabang litanya ni Lynette. That's good to hear. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka masyadong aasa ha. Alam mo naman ang kalagayan ng puso mo. You can't afford heartbreak. Makaka-trigger ng attacks mo. Paalala ni Samantha sa kaibigan na halatang in love. Thanks sa concern, Sam. Don't worry. I will take care of my heart. Alam ko naman na hindi ako pwedeng mawala sa mundo, no? Because of them. Kailangan kong maging malakas at labanan tong sakit ko. Napangiti ng malungkot si Lynette. I know you miss them, but don't worry. We are taking good care of them. Thanks, Sam. I owe you a lot. Nginitian ni Lynette ang kaibigan na sinuklian naman ito. Huwag nang isipin yun. Mahal kita. Kaya mahal ko rin sila. Ang isipin mo ay ang pagpapagaling mo dyan, okay? Biri ni Samantha sa kaibigan. Alright. Thanks again, Sam. I need to hang up. Kiss them for me. Bye! Nagpapaalam na si Lynette sa kaibigan. Saka tinapos ang video call. Sakto na bang pagbukas ng pinto ay pumasok sa kwarto ni Lynette si Glenn. Time for your medicine. Anito. Nagbababad ka na naman ba sa cellphone? Salubong ang kilay na tanong nito sa dalaga. Of course not. Nag-usap lang kami ng kaibigan ko. Maagap na wika ni Lynette. Kaibigan? Tinaasan ito ng kilay ni Glenn. Don't worry. Hindi lalaking kausap ko. Babaeng kaibigan ko. Kaya huwag ka nang magsiselos, okay? Tinatanong ko ba? At bakit naman ako magsiselos? Masungit na turan ni Glenn sa dalaga. Here, take your medicines. Inaabot nitong ilang pirasong tableta sa dalaga. Salamat. Tinanggap ito ni Lynette pati ang isang baso ng tubig. Teka lang. Bakit ikaw ang nagpapainom ng gamot sa akin? Diba dapat yung mga nurse? Pag-uusisa ng dalaga. Pero deep inside ay kinikilig ito. Hindi naman ako busy. Kaya ako na lang ang nag-rounds para sa gamot ng ilang pasyente. Huwag kang assuming. I know what you are thinking. Tugon ni Glenn sa dalaga habang sinicheck ang IV ng dalaga. Wala naman akong sinabi eh. Nagtatanong na naman ako. Nakangusong reklamo ni Lynette. Huwag kang ang mag-pout. Hindi bagay sa'yo. Sita naman ang binata. Hindi bagay? O baka naman naaakit ka sa pout ko. Tudyo naman ni Lynette sa binata. Na ikinasimangot nito. Ang assuming mo talaga, no? Papalagyan ko pala ng air humidifier tong kwarto mo. Para mas okay ang hangin. Pinapalitan ko din yung kurtina para mas presko sa mata. I also... Natigil sa pagsasalita si Glenn nang makita nito na titig na titig sa kanya si Lynette. Anong problema mo? Baka mahanginan ka riyan. Sinasabi ko na nga ba? Gusto mo na rin ako sa wakas. Wala sa sariling sambit ng dalaga. Sino naman ang may sabi sa'yo? Kunot ang noo na tanong ni Glenn. Hindi inaasahan ng binata ang pagbangon na gagawin ni Lynette. Kaya naman hindi ito nakaiwas nang ilapit ng dalaga ang mukha sa kanya. Aminin mo na, huwag ka nang mahiya.
Tayong dalawa lang naman ang nandito. Sabay kindat nito sa binatang doktor na pulang-pula na sa hiya. Hindi ah. Assuming ka lang talaga. Lumayo ka nga sa akin. Nauutal na utos nito sa dalaga. Pero bago pa mailayo ni Glenn ang mukha niya, ay mabilis na ikinawit ni Lynette ang mga kamay sa liig ng binata. At saka ito kinabig palapit sa kanya at tinalikan sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Glenn sa gulat sa ginawa ng dalaga. Pero later on, napapikit ito at dinamang halik ni Lynette. Hindi nito inaasahan ang magiging reaksyon sa sarili. Nasa ganoon silang tagpo nang bumukas ang pinto. Oh my! Oops! Sorry! Wrong timing pala tayo. Agad na napalayo sa isa't isa si Lynette at Glenn. Hey! It's not what you're thinking, guys! Paliwanag ni Glenn sa mga kaibigan. It's okay, Glenn. We understand. Sabi ng ngiting-ngiti pa ni Sabria. Oo nga. Pasensya na kayo kung naistorbo namin ang moment niyo, ah. Hindi kasi namin alam na nandito ka eh. Alanganin ang ngiting, nag-design pa si Gwen. Pinaningkita ng mata ni Glenn ang mga kaibigan. I don't believe you, guys. Kanina pa kayo nandyan sa labas, no? Huwag ka nga magbintang dyan, Glenn. Dadalawin lang namin talaga si Lynette, no? Lumapit sa dalaga si Tammy. Kumusta na palang pakiramdam mo, Lynette? Tanong nito sa dalaga. Hindi naman naitago ni Lynette ang kilig. Ito, kinikilig. Ang lambot ng labi ni Doc Pogi. Nanlaki ang mga mata at lalong namula ang mukha ni Glenn sa narinig. Hey! Stop it! Baka makasama sa kalagayan mo yan. Saway nito sa dalaga. Concerned much. In love ka na talaga kay Lynette, no? Panunokso ni Gwen. Stop it, okay? Nasa ospital tayo. Be professional nga. Saway ulit nito sa kaibigan. Sabay silang napalingon kay Lynette nang dumaing ito. Hey! If you are pranking me, hindi yan maganda. Hey, Lynette, are you okay? Glenn, mukhang hindi siya nagbibiro. Tammy is right. Segunda naman ni Bria. Agad na pinahiga ni Glenn ang dalaga na nakahawak sa naninikip na dibdib. Relax, okay. Inhale. Exhale. Chinek nito ang pulse at heartbeat ng dalaga. Sige lang. Ipagpatuloy mo lang yan. Instruct ni Glenn sa dalaga. Hanggang sa kumalma ang puso at pulse rate nito. Here, drink this. Inabutan ito ng baso ng tubig ni Tammy. Inalalayan ni Glenn na makaupo ng bahagya ang dalaga para makainom ng tubig. Tsaka ito maingat na pinahiga ulit. Thank you. I'm okay now. Nginitian ni Lynette ang mga ito. I told you guys, makakasama sa kanya ang too much emotion. Magsibalik na nga kayo sa mga klinik nyo. At ikaw naman, magpahinga ka na, okay? And just call me kung may nararamdaman kang hindi maganda. Pagkasabi nun ay umalis na ng silid ng dalaga si Glenn. Napangiti na lang sa isa't isa ang mga naiwang kaibigan ng doktor at si Lynette. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay naging malapit na nga sa isa't isang dalawa. Habang minomonitor ni Glenn ang kalagayan ni Lynette ay mas lalo siyang unti-unting nahuhulog sa dalaga. Pero saka naman biglang lumala ang sakit ni Lynette. Dumalas ang paninikip ng dibdib nito. How is Lynette, Glenn? Pamumumusta ni Gwen sa dalaga. Nasa labas sila ng ICU kung saan inilipat si Lynette nang manikip na naman ang dibdib nito. She's not okay. Napapadalas na ang paninikip ng dibdib niya. Kailangan niya ng maoperahan. Pero ayaw niyang pumayag sa heart transplant. But she has to undergo the transplant. You have to convince her, Glenn, kung ayaw mong mawala siya sa'yo. Ikinamulagat ni Glenn ang sinabi ng kaibigan. Hey, what are you talking about? Kung makapagsalita ka para kaming may relasyon. Palag nito sa sinabi ni Gwen. Bakit? Wala pa ba? Nakataas ang kilay na tanong ni Gwen. It's obvious that you care a lot for her, Glenn. Admit it to yourself and to her. Malay mo, makatulong para makonvince mo siya na magpa-opera siya. Napaisip si Glenn sa sinabi ng kaibigan. Huwag kang matakot na aminin at tanggapin niyang nararamdaman mo para sa kanya, Glenn. Life is short. We have to choose happiness rather than regret in the end just because hindi mo sinubukan. Malay mo naman, nalito ka lang talaga sa sexual reference mo. Dahil mula pagkabata, kaming tatlo ni Tammy at Bria ang kasama mo. Think of it, Glenn. Alam mo na hindi ka lang naaawa sa kanya. Mahal mo na siya.
Tinapik ni Gwen ang braso ng kaibigan saka ito iniwan. Napabuntong hininga naman si Glenn. Nalilito pa rin siya sa nararamdaman. Pero alam niya sa sarili na kailangan niyang harapin ang katotohanan. Kaya naman pinag-isipan nito ng mabuti kung ano ang gagawin. Tinimbang niya ng maigi ang nararamdaman. At nang sigurado na siya ay agad niyang pinuntahan sa ICU si Lynette para kausapin ng dalaga. Ha? Huh? Kunot ang noon na pumasok si Glenn sa ICU. Lynette? Nandiyan ka ba sa loob? Kinatok nitong pintuan ng banyo pero walang sumasagot. Kaya pinihit na ni Glenn ang doorknob. Hindi ito nakala kaya dahan-dahang binuksan nitong pinto. Pero wala siyang Lynette na nakita sa loob. Saan ang suot ng babaen yun? Hindi siya pwedeng magpagod. Nag-aalalang lumabas ng ICU ang binata para hanapin si Lynette. Nurse, nakita mo ba yung pasyente ko na nasa ICU? Tanong nito sa nakasalubong na nurse. Hindi ko po napansin, Doc. Tugon nito. Okay, let me know kapag nakita mo siya. Bili ni Glenn saka nagmamadaling umalis para ipagpatuloy ang paghahanap kay Lynette. Papunta na sana sa garden ng ospital si Glenn para tingnan kung nandoon si Lynette nang may tumawag sa kanya. Doc Glenn? Napahinto si Glenn at napatingin sa taong nagbanggit ng pangalan niya. Yes? What can I do for you, miss? Tanong ni Glenn dito. Are you looking for Lynette? I'm Samantha, by the way. Kaibigan ako ni Lynette. Inilahad nito ang kamay sa binata na tinanggap naman ito. Pleased to meet you, Samantha. And yes, I'm looking for Lynette. Alam mo ba kung nasaan siya? Tanong ni Glenn pagkatapos makipagkamay sa kaharap. Kanina ko pa siya hinahanap pero hindi ko siya makita. Masama sa kanya magpagod. Napangiti si Samantha sa nakikitang concern ng kaharap sa kaibigan. Pero agad din itong napalitan ng lungkot dahil sa sasabihin niya sa doktor ng kaibigan. Actually, I'm here to say bad news to you. Alangan na wika ni Samantha. Anong ibig mong sabihin? Hindi maintindihan ni Glenn pero bigla siyang kinabahan sa tinuran ng kaharap. Lynette called me kanina lang. She told me that she's going somewhere. Agad na nagkasalubong ang kilay ni Glenn sa narinig. Going somewhere? Yes, I guess she ran away. Ran away? May sakit siya. Masela ng kalagayan niya. Kaya anong sinasabi mo? Saan siya pumunta? Naguguluhang tanong ni Glenn. She ran away from you. Kasi ayaw niya nakaawaan mo lang siya sa kalagayan niya. Tugon ni Samantha. Bakit kailangan niyang lumayo sa akin? At hindi ko sa kinakaawaan. I'm about to tell her nga kung anong nararamdaman ko na sa kanya. At hindi ito awa. Kaya sabihin mo na sa akin kung nasan siya. I have to talk to her. I'm sorry. Hindi ko alam kung nasan siya nagpunta. She just called me to tell you na huwag mo na raw siyang hanapin. How can I do that? Delikado ang lagay ng kalusugan niya. Kaya kailangan niyang bumalik kaagad dito sa ospital. I have to convince her na magpa-heart transplant. That's the only way para maging okay na siya. Frustrated na tura ni Glenn. I'm sorry. Hindi ko talaga alam kung nasan siya. Tumawag lang talaga siya sa akin. But don't worry. I'll let you know kapag nalaman ko kung nasan siya. Pinapahanap na rin siya ng parents niya. I just came here to let you know. I have to go, Doc Glenn. Paalam ni Samantha at umalis na ito ng ospital. Naiwan ang gulong-gulo na si Glenn. He was about to confess, but bigla namang umalis si Lynette. Where did you go, Lynette? Sambit ni Glenn na alalang-alala sa kalagayan ng dalaga. Napapaisip at nag-aalala na bumalik ng klinik niya si Glenn. Why did she do this? And where did she go? Parang nanghihina na napaupo ito. Saktong pagkasayad ng puwitan ni Glenn ay siya namang pagbukas ng pinto ng klinik nito. At magkakasunod na pumasok ang mga kaibigan nito. Totoo ba? Lynette is missing? Bungad agad ni Bria. We were just talking about her the other day, diba? What happened? Tanong ni Gwen. Mga doktorang Marites, ang bilis namang nakarating sa inyong balita. Nakaingos na tura ni Glenn sa mga kaibigan. Siyempre, hinahanap mo siya sa buong ospital. Kaya malamang makakarating sa amin na hinahanap mo siya. Naupo si Tammy sa upuang nasa tapat ng mesa ni Glenn. Wala ba siyang nabanggit sa inyong tatlo? Wala. Ang alam lang namin ay nagkakamabutihan na kayong dalawa. Tugon ni Bria. Yun din ang akala ko eh. Actually, I'm about to confess to her. Pero wala siya sa kwarto niya nung pinuntahan ko siya.
Then her friend came here at sinabi sa akin na tinawagan siya ni Lineth and asked her to tell me na wag ko na siyang hanapin. Pagkukwento ni Glenn sa mga kaibigan na mga attentive naman na nakikinig sa kanya. Wala ka bang nasabi sa kanya? Gwen asked. I'm about to tell her about my feelings. Salubong ang kilay na sagot ni Glenn sa kaibigan. Nagulat ito nang sabay-sabay na tumili ang tatlong kaibigan. Hey, anong nangyayari sa inyo? Ganito na nga ang nangyayari. Nagagawa niyo pang tumili. Kunot ang noon na tanong ni Glenn sa tatlo. Kinikilig kasi kami, no? You finally admit na gusto mo si Lynette. Tugon ni Tammy. Yun nga lang, bigla na siyang umalis. Nanghihinayang na wika ni Bria. What I'm thinking right now is her condition. Kailangan na niyang maoperahan as soon as possible. I don't know what I did wrong para bigla na lang siyang umalis ng walang paalam. Then her friend told me na huwag ko na siyang hanapin. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Bakit? Ano bang nagawa ko? And where I'm going to find her? Nag-aalala at the same time ay gulong-gulo na detanya ni Glenn. We will help you find her, saad ni Gwen. Yeah, we're going to use our connections para mahanap din natin siya kaagad, sigunda ni Tammy. Baka nasa ibang ospital siya. Mas madali natin siyang mahahanap. Magtatanong ako sa mga kakilala kong doktor. Voluntaryo naman ni Bria. Thank you, girls. Ginitian ni Glenn ang mga kaibigan. Ako naman, ang parents niyang kakausapin ko. Baka sakaling ma-idea sila kung nasaan pwedeng pumunta si Lynette. We are very, very happy for you, Glenn. Kasi na-realize mo na talaga kung ano yung tunay mong sexual reference. And you admit to yourself na mahal mo si Lynette. Tama si Bria. Proud and happy kami para sa iyo, Glenn. Tami si Condit. Kaya dapat, mahanap natin si Lynette. Para naman magkaroon ng happy ever after ang love story niyong dalawa. Dagdag pa ni Gwen. I will find her no matter what. Determinadong saad naman ni Glenn. Kaya naman, hindi ito nag-aksaya ng panahon. Nag-set ka agad ng binatang doktor ng appointment para makausap ang mga negosyanteng magulang ni Lynette. Kinabukasan ay nagpunta si Glenn sa opisina ng daddy ni Lynette. Good afternoon, Mr. Smith. Mrs. Smith. Magalang na pagbati ni Glenn sa mag-asawa. Good afternoon din sa iyo, iho. Take a seat. Nakangiting salubong naman ni Mrs. Smith sa binata. Naupo sila sa receiving area ng opisina ng ama ni Lynette. Do you like coffee or anything? Tanong ni Mrs. Smith. Thanks, pero wag na po kayong mag-abala. Kailangan ko rin pong umalis kaagad. May mga pasyente po akong naghihintay. Kaya po hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Masela ng kalagayan ng anak nyo. Kaya kailangan ko po siyang maibalik sa ospital as soon as possible. And I have to convince her to undergo a heart transplant. That's the only way to her to be okay. Kaya sana po tulungan niyo akong mahanap siya. Mahabang salaysay ni Glenn. Nababahala rin kami sa anak naming iho. Pero kahit kaming mga magulang niya, ay nahihirapan na kumbinsihin siya na magpa-transplant. Natatakot si Lynette na baka hindi magtagumpay ang operasyon at mawala siya nang wala sa oras. Kaya ayaw niyang magpa-transplant. Malungkot na tugon ni Mrs. Smith kay Glenn. Pero kailangan niya po ng transplant. Sobrang hina na po ng puso niya. Kaya gusto ko po siyang makausap. I will try to convince her. Please help me to find her. I promise that I will do everything to save her. Nagsusubamong pakiusap ni Glenn sa mga magulang ni Lynette. Nagkatingin na naman ang mga ito. Gusto rin naming tulungan ang anak namin. But she already decides for herself. We can't force her to undergo a heart transplant kung ayaw niya. Saad ng ama ni Lynette. Hahayaan niyo lang po ba ang anak niyo na mawala? Nagkatingin ang muli ang mag-asawa at hindi nila inaasahan ang susunod na ginawa ni Glenn. Tumayo si Glenn sa kanyang kinauupuan at saka lumuhod sa harapan ng mag-asawa. What are you doing? Tanong ni Mr. Smith. Iho, tumayo ka dyan! Natatarantang nilapitan ito ng ina ni Lynette. Hindi mo kailangan gawin yan. No! I have to do this. I have to convince you to help me find her. Gusto ko siyang iligtas. Gusto ko pong mabuhay pa ng matagal si Lynette. Magtatapat pa po ako ng feelings ko for her. Gusto ko pa po siyang makasama ng matagal. Kaya gagawin ko ang lahat para mahanap at mapagaling siya. Kaya parang awa niyo na po. Tulungan niyo po kung mahanap siya. Pagsusumamo at pakiusap ni Glenn sa mag-asawa. Napahinga ng malalim ang ama ni Lynette bago magsalita. Fine. We will help you.
But you have to prove us that you really love her. I'm willing to do everything to prove my love for her. Ngayon na ako naging sigurado sa nararamdaman ko at pagkatao ko, sir. And I won't let her die without giving a fight sa sakit niya. Gusto ko siyang makasama habang buhay, kaya kailangan niyang mabuhay. Sincere na sad ni Glenn. Tumayo ka na dyan. Tutulungan ka namin. Pero siguraduhin mo na mapapapayag mong magpa-transplant ang anak namin. Wika ni Mr. Smith. Yes, sir. I will do everything. Siguraduhin mo rin na hinding-hindi mo sasaktan ang anak namin. Hirit pa ni Mr. Smith. Opo. I will never hurt her. I promise. Pangako ni Glenn, saka ito tumayo mula sa pagkakaluhod niya. Nagkasundo ang binata at ang mga magulang ni Lynette. Agad na pinuntahan ni Glenn ang address na ibinigay sa kanya ng mga magulang ni Lynette sa kanya. Mabuti na lang at pwede siyang palitan sa mga duty sa ospital ng mga kaibigan niya. Nang marating ni Glenn ang address ay kinakabahan na kinatok niya ang apartment na yun. Pagkatapos ng tatlong katok ay naghintay ng sandali si Glenn. Kakatok pa sana itong muli pero bumukas na ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Lynette nang makita ang binata. Glenn, what are you doing here? Paano mo nalaman na nandito ako? Sunod-sunod na tanong ni Lynette. Umiti naman si Glenn sa dalaga sabay sabing, hindi mo ba muna ako patutuloyin? Ang layo ng biyahe ko ah. Tuloy ka! Nauutal pa rin na sabi ni Lynette. Saka nito nilakihan ang bukas ng pinto para makapasok ang binata. Nang makapasok ay inilibot ni Glenn ang paningin sa loob ng apartment. Maupo ka muna. Gusto mo ba ng juice o kahit ano? Tanong ni Lynette sa binata. Huwag ka nang mag-abala. I'm okay. Hindi naman ako nauuhaw. Naupo si Glenn sa sofa at saka tumingin sa dalaga na halatang hindi mapakali. Are you okay? May problema ba? Nag-aalalang tanong nito sa dalaga. Sandali lang ah. Maiwan muna kita. Pagkasabi nun ay nagmamadali itong pumasok sa kwarto. Nasundan na lang ito ng tingin ni Glenn. Saka muling inilibot ang tingin. Napadako ang tingin nito sa isang picture frame kung saan may kasama si Lynette. Tumayo si Glenn para tingnan sana ang larawan. Pero biglang bumukas ang pinto ng kwarto at nagmamadaling lumapit sa kanya si Lynette. Glenn, paano mo nalaman ang lugar na to? Pasimpleng itinaob ni Lynette ang picture frame. Napabalik naman si Glenn sa kinauupuan niya. Your parents told me. Tugon ni Glenn sa dalaga. Bakit ka umalis? Tanong nito pagkaraan. Kasi ayokong magpa-heart transplant. At alam ko na pipilitin mo ko kaya umalis ako. Nag-iwas ito ng tingin sa binata. Yun lang ang dahilan? Yes, Glenn. Kaya makakaalis ka na. Kasi hindi ako sasama sa'yo. Hindi mo mababagong desisyon ko. Pagtataboy nito sa binata. Pero hindi basta-basta susuko si Glenn. Hindi ako aalis hanggat hindi ka sumasama sa akin. At hindi kita nakukumbinsi sa operasyon, Lynette. Tumayo ito at lumapit sa dalaga. I will do everything to save you. Hindi kita susukuan. Why are you doing this? Kasi naaawa ka sa akin? Lynette asked. No, Lynette. Hindi ako naaawa sa'yo. Yan bang iniisip mo kaya ka umalis? Tanong ni Glenn. Umalis ka na lang, please. Ayokong magpa-heart transplant. Kaya hayaan mo na lang ako dito. Bumalik ka na sa Manila. Hinihintay ka ng mga pasyente mo. Bakit mo sila iniwan? Umalis ka na! Pagtataboy ni Lynette sa binata. Ah! Napasinghap si Lynette nang bigla siyang yakapin ni Glenn. Anong ginagawa mo? Bago ka umalis, I thought nagkakaintindihan na tayo. Akala ko gets mo na kung anong nararamdaman ko. Pero mukhang hindi pa pala. Now, I want to tell you what I'm feeling towards you. Glenn stopped at tinilayong nito bahagya sa kanya ang dalaga para matitigan nito. Anong pinagsasasabi mo? I like you, Lynette. When you left, I was about to confess my love for you. Kaya hinanap kita. Mabuti nila na-convince ko ang parents mo na ituro nila sa akin kung nasan ka. Ginagap ni Glenn ang mga kamay ni Lynette while saying that. He is looking straight into her eyes. Sinasabi mo lang yan para pumayag ako sa transplant? Nakapout na wika ni Lynette. No. Gusto ko na magpa-transplant ka para makasama pa kita ng matagal. Sabi mo gusto mo ako, diba? Can you do that for me?
Ito na nga't magpapakalalaki na ako for you. Hindi pa rin ito binibitawan ang kamay ng dalaga. So, may kapalit? Nakataas ang kilay na tanong ni Lynette. Yes, ang kapalit ay mabuhay ka ng matagal. Para makasama kita ng matagal. Fair lang naman yun, diba? And I promise to take care of you. Kung natatakot ka, I assure you, I will make sure na magiging successful ang operation mo. I will be the one to perform the surgery. Pangako ni Glenn kay Lynette. Napapaisip naman na napatitig si Lynette kay Glenn. Hinanap mo talaga ako? Dahil mahal mo ko? Yes, I love you. Tugon ni Glenn sa dalaga. Naaawa ka lang sa akin kaya mo to ginagawa. Giit pa rin ni Lynette. No, Lynette. Please believe me. We are running out of time. Kailangan mo na magpa-transplant as soon as possible. Kaya sumama ka na sa akin pabalik ng Manila. Kung hindi, hindi ako aalis dito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa narinig. What? Hindi ka pwedeng magstay dito. Natatarantang sabi ni Lynette. Naikinasalubong naman ang kilay ni Glenn. Bakit? Are you hiding something from me? Kunot ang noong tanong nito sa dalaga. Wala. Wala akong tinatago sa'yo. Umiling na kaila ni Lynette, pero sobrang lakas ng tibok ng puso nito sa kaba. You are hiding something. I can feel your pulse right now. Hey, you have to calm down. Makakasama yan sa puso mo. Ikaw kasi. Paninisin ni Lynette sa binata. Hindi ka pwedeng magstay dito kasi may cashier ako dito sa apartment. Lalaki? Nakataas ang kilay na tanong ni Glenn sa dalaga. Babae, kaya hindi ka pwede rito. Kasi maiilang sila. Sasama na ako sa'yo pabalik sa Manila pero magkita na lang tayo, okay? Hihintayin na kita. Hindi ako nagpabook ng hotel. Kaya maghihintay na lang ako sa kotse. What? Ngayon agad tayo aalis? Yes, kaya mag-impake ka na. Sa kotse na ako maghihintay, okay? After saying that, ay mabilis na hinalikan ni Glenn sa labi ang dalaga. That's for making me worry. Saka mabilis na lumabas ng apartment ang namumulang si Glenn. Napahawak naman sa labi niya ang natutulalang si Lynette. He kissed me? Nang mahimasmasan ay may tinawagan sa telepono si Lynette. Saka ito mabilis na nag-impake ng mga gamit para sumama kay Glenn pabalik ng Maynila. Walang nagawa si Lynette kung hindi ang sumama kay Glenn pabalik sa Maynila. Dahil sa naiisip pa rin niya na baka naaawa lang sa kanya si Glenn, ay binigyan niya ito ng cold treatment. Pero walang balak sumuko si Glenn para mapatunayan sa dalaga na mahal niya talaga ito. Inalagaan ito ang dalaga at ito mismo ang nag-opera dito. How are you feeling now? Tanong ni Glenn kay Lynette. Nagising na ito pagkatapos ng halos 2 araw na pagkakatulog mula sa operasyon. Na-check na rin ito ni Glenn. I'm feeling okay now. Wala akong maramdaman na mabigat sa dibdib ko. Magaling na ba talaga ako? Tanong ni Lynette pagkatapos siyang painumin ng tubig ni Glenn. Yes, you have to recover from operation. Then you will undergo some tests. Just to make sure of your condition, paliwanag ni Glenn. Wala ka bang ibang nararamdaman? Tanong nito pagkaraan. Tumango naman si Lynette bilang tugon sa binata. Tsaka ito natulala at animoy may malalim na iniisip. What are you thinking? May problema ba? Sigurado ka ba na wala kang nararamdaman na hindi maganda? Nag-aalalang tanong ni Glenn. Imbis na sumagot ay ginagap nito ang kamay ni Glenn. Glenn, may sasabihin ako sa'yo. May kailangan kang malaman. What is it? Tell me. Pinapakaba mo naman ako eh. Pabirong wika ni Glenn. Pero totoong kinakabahan na ito. Hindi napigilan ni Lynette na matawa sa reaksyon ni Glenn. Are you making fun of me? Kunot ang noong tanong ni Glenn. Of course not. Umiiling na tanggi ng dalaga. Makinig ka ng mabuti sa sasabihin ko. Kanina pa ako nakikinig. Sabihin mo na kung ano may ang gusto mong sabihin, okay? Okay. Ito na. Relax ka lang ah. Huminga ng malalim si Lynette bago ito muling nagsalita. Glenn, I want you to know that you are already a father. A father? Anong sinasabi mo? Naguguluhan na tanong nito. Tatay ka na. Tatay agad? Wala pa ang nangyari sa atin.
Ano ba yung sinasabi mo, Lynette? Epekto yata yan sa operasyon eh. No, I'm not hallucinating or something. You are already a father. May anak na tayo. Nakangiting sinapo ni Lynette ng dalawa niyang kamay ang mukha nito. Buntis ka? Paano? Kinis lang kita na buntis ka na. Hindi makapaniwala ang tanong ni Glenn sa dalaga. No, it's not like that. You got me pregnant when we were in college. What? In college? Paano nangyari yun? I have something to confess to you. Ano na naman yun? Pwede bang ipaliwanag mo ng maayos kung ano yung mga sinasabi mo sa akin? Kasi gulong-gulo ako. Okay, fine. Ito na nga eh. Listen carefully, Glenn. Huminga muna ng malalim si Lynette bago nagpatuloy. Remember your classmate Cedric? Yes, what about him? Don't tell me sa ang ama ng... Listen to me first, okay? Okay. Remember nung birthday niya during your last year in college? Nagpunta ka dun, diba? Napapatangong sumagot si Glenn. Yeah, I was there. But I'm too drunk. Kaya wala akong maalala sa mga naganap doon. Nandun ka rin ba sa party na yun? Yeah, I was also there. At sobrang lasing mo nga sa gabing yun. Kaya hindi mo matandaan ang nangyari sa ating dalawa. Nahihiyang pag-amin ni Lynette. Napasinghap naman at nanlaki ang mga mata ni Glenn sa narinig. So hindi yun panaginip? May nangyari talaga sa ating dalawa? Sak na tanong ni Glenn. You were dreaming of that? Yeah, and I thought it was just a nightmare. Tugon ni Glenn na ikinasimangot ng dalaga. So, nightmare pala ako para sa'yo? Napataas ng kilay si Lynette sa narinig. No, hindi ganun. For years, nagigising ako ng paulit-ulit ng panaginip na yun. I was with a girl pero hindi ko makita yung mukha niya. And I thought it was just a dream. Hindi ko alam na totoo palang nangyari yun. At nagbunga pa. Hindi pa rin makapaniwalang litanya ni Glenn. Pero bakit di mo sinabi sa akin? Bakit mo itinago ang mga anak natin? Kasi natakot ako na baka hindi mo sila tanggapin. Lalo na nung nalaman ko na lalaki rin pala ang bet mo. Napanguso si Lynette sa mga sinabi. Hindi mo man lang sinubukan. Malay mo naman kung sinabi mo sa akin dati pa lang. Baka pinanagutan kita at baka nagpakalalaki na ako noon pa lang. Ang sungit-sungit mo nga sa akin eh. Naawa ka lang yata sa akin kaya bumait ka na. Nakanguso pa rin ang reklamo ni Lynette. Hindi nito inasahan na bigla sa hinalikan sa labi ni Glenn. Bakit bigla ka nilang nanghahalik? Nanlalaki ang mga matang natutok naman ng labing hinalikan ng binata. Paot ka kasi ng paot kanina pa eh. Ang daldal mo pa. Bawal ka pang mapagod. Kakagising mo lang. And correction, hindi lang ako naaawa sa'yo. Totoong mahal kita, Lynette. Maniwala ka na, okay? Okay. Naniniwala na ako. Sabay irap nito sa binata. Sumeryoso bigla si Glenn, kaya naman kinakabahang tinanong ito ni Lynette. Nagbago na ba bigla ang isip mo? Hindi mo na ba ako mahal agad? Silly. Of course not. Naiiling na naupo si Glenn sa gilid ng kama ni Lynette, saka ginagap ang kamay nito. Gusto kong makita ang anak natin. Pwede ko ba siya makita? Tense na tanong nito. Napangiti si Lynette sabay sabing, mga anak. Mga? Yes, Glenn. Kambal ang anak natin, sina Glenda at Lyndon. At 10 years old na sila. Napamulagat si Glenn sa narinig. Kambal ang anak natin? At 10 taon na sila? Hindi makapaniwalang taon ni Glenn. Nakangiting tumango si Lynette. Sa puang noong napatayo si Glenn. I can't believe this. You surprised me by telling me that something happened to us when we were in college. Then nagbuong ngayon, tapos kambal pa. Hindi makapaniwalang nagpapalakad-lakad si Glenn sa loob ng kwartong yun. Wait, I can't digest it easily. I'm not expecting this. Gusto mo ba silang makilala? Of course. Mabilis pa sa alas 4 ang sagot ni Glenn. Okay, you will meet them tomorrow. Nakangiting tura ni Lynette sa binata na lalong na tense. Bukas? Pakikilala ko na sila bukas. Kinakabahan ako.
Natawa na lang si Lynette sa inakto ng binata. Kinabukasan ay na-discharge na sa ospital si Lynette at sa bahay ng mga magulang nito sila tumuloy. Kinakabahan pa rin si Glenn nang bumaba ito sa kotse. Nauna nang pumasok sa loob ng bahay ang mga magulang ni Lynette. Ganon din ang mga magulang ni Glenn. Noong nalaman ng mga ito ang tungkol sa kambal, ay kaagad na nagkumahog ang mga ito na sumama sa kanila ni Lynette. Hey, ano pang itinatayo mo dyan? Binalikan nito si Glenn nang mapansin nito na hindi nila ito kasunod. Kinakabahan kasi ako eh. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko at reaksyon nila kung nakaharap ko na sila. Hindi mapakali na tura ni Glenn, kaya hindi napigilan ni Lynette na matawa sa itsura nito. Umayos ka nga. Kapag nakita ka nila, makikilala ka nila at matutuwa sila dahil matagal ka na nilang gusto makita. Kaya halika na. Nilapitan ito ni Lynette at hinawakan sa kamay para hilahin papasok ng bahay. Wala nang nagawa si Glenn kung hindi ang magpatianad sa dalaga. Pagkapasok nila sa bahay ng mga Smith ay napalingon sa kanila ang lahat. Agad na dumako ang tingin ng kambal na sina Glenda at Lyndon sa kanilang ina at kasama nitong si Glenn. Daddy! Daddy! Magkasabay na sigaw ng kambal sabay takbo palapit kay Glenn para yakapin ito. Parang natulos naman sa kinatatayuan niya si Glenn. Hindi malaman kung anong gagawin. Mommy, is he really our dad? Tanong na isa sa kambal. Yes, Glenda, he is. Nakangiting tugon ni Lynette sa anak. We've been praying every night to finally meet you, Dad. Glenda cried after saying that. Hey, hush. Don't cry. Hindi pa rin malaman ni Glenn ang gagawin lalo na nang umiyak na pareho ang kambal. Hug them! Ano ka ba? Susog ni Lynette sa binata. At yun na nga ang ginawa ni Glenn. Niyakap nito ang kambal at hindi niya maipaliwanag sa sarili kung ano bang nararamdaman niya. Is that what they say, lukso ng dugo? Sambit ni Glenn na halos maiyak na sa nararamdaman. I can't believe this. Kamukha ko sila. Mm-hmm. That's unfair. Ako ang nagpakahirap magliha at umire. Tapos paglabas nila, ikaw ang parehong kamukha nila. Nakapout na reklamo ni Lynette. Oo nga anak, kamukhang kamukha mong anak mo. Teary eyes na komento ng ina ni Glenn. No doubt, malakas talaga ang dugo natin anak. Akala ko hindi mo na kami mabibigyan ng apo eh. Pero tingnan mo naman, dalawa na sila. Tuwang-tuwa na tura ng ama ni Glenn. I can't believe this as well, Dad. Pero ngayon yakap ko na sila. Sobrang saya ko. Ang sarap sa pakiramdam. May anak na pala ako. And they are just so beautiful. Hinalikan nito sa buhok ang dalawang bata. Lynette, thank you for allowing us, especially to meet them. Napatunayan mo na deserve mo silang makilala. And besides, karapatan mo yun bilang ama nila. Sorry kung ngayon ko lang sinabi sa'yo. Hinging pa umanhin ni Lynette kay Glenn. Halika nga rito. Inilapit ito ni Glenn sa kanila at niyakap din. Now that we're together, hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay. Really, Daddy? Are you staying with us? Lyndon asked. Oo, anak. Pero yun ay kung papayag ang mami niyo na pakasalan ko siya. Saad ni Glenn na ikinasinghap ni Lynette. Are you proposing to me, Glenn? She inquired surprised. Yes, Lynette. Tugon ni Glenn sa dalaga. Tsaka ito lumayo muna sa kambal at may kinuha sa bulsa ng kanyang pantalon. Then, on his bended knees, ay inilahad dito ang kahon na may singsing sa harapan ni Lynette. Natuptop naman ni Lynette ang bibig sa gulat. I know it's kind of late dahil 10 taon na ang mga anak natin. But still, will you marry me, Lynette? Kinakabahan na hinintay ni Glenn ang magiging sagot ng dalaga. I want to make it all right and start a life with you and our kids. Will you allow me to take care of you and them? Maluhaluhang napatayo si Lynette. Yes, Glenn. I will marry you. Umiiyak na sagot nito. Mabilis na isinuot ni Glenn sa daliri ni Lynette ang singsing. Thank you, Lynette, for loving me. For helping me figure out my true identity. I promise to give you what you deserve. Gamit ang mga kamay ay pinunasan nito ang luha sa pisngi ng dalaga. Then, he kisses her. Yumakap naman ang kambal sa dalawa. We are so happy we have a complete family now.
wika ni Glenda. We are so excited to live with you, Dad, sabi naman ni Lyndon. Pangako, babawi ako sa inyo. I will spend more time with you. Para magawa natin ang lahat na hindi natin nagawa na magkasama noon. Tunan ni Glenn sa mga anak. Thank you for not giving up on me. Bulong nito kay Lynette. Ako ang hindi mo sinukuan, kaya salamat. Dahil sa iyo buhay pa ako, at makakasama ko kayo na matagal ng mga anak natin. Sambit naman ni Lynette. So, kailan ang kasal? Singit sa usapan ni Mrs. Smith. Kailangan na nating tanuhin ito sa lalong madaling panahon. Hirit naman ang mommy ni Glenn. At gusto ko, ing grande ang kasal ninyong dalawa. Banat ng daddy ni Glenn. Yan din ang gusto ko para sa unika iha ko, kumpadre. Sang-ayon ang ama ni Lynette. Kaya naman nagkatitigan ang dalawa. Mukhang wala na tayong magiging problema. Nangingiti na sabi ni Glenn kay Lynette. Oo nga. Pero may suggestion ako. Ano yun? Pwede ba nating unahin ang honeymoon? Itinaas baba ni Lynette ang kilay. Namiss kasi kita eh. Ang tagal ko kayang naghabol sa'yo. Pulang-pula naman ang mukha ni Glenn dahil sa mga sinasabi ng dalaga. Nagkatawanan naman ang mga magulang nila. Napakamot na lang sa ulo si Glenn. Matapos nga ng ilang buwan na paghahanda ay ikinasal na ang dalawa. Present syempre sa kasal ang mga kaibigan nila, pati na ang naging close ni Lynette sa ospital. Ang kanilang anak na sina Glenda at Lyndon ang naging flower girl at ring bearer. At ang nagagandahang sina Bria, Gwen, Tammy at Samantha naman ang bridesmaids. Wala namang pagsidlan ang saya sa puso ni Lynette dahil sa wakas, ang lalaking hindi inaasahang magpapatibok ng kanyang puso at nagbigay sa kanya ng anak na kambal ay kanya na ngayong asawa. Lynette finally recovered from her heart disease. Samantalang si Glenn naman ay tuluyan na ngang nagpakalalaki para sa kanyang mag-iina. Kaya naman namuhay sila ng masaya sa piling ng isa't isa. Wakas! Maraming salamat po muli sa ating mga sugid na tagapakinig. Hi po kay Simpleng Vlog OFW sa Qatar, Angel from Hong Kong, Loida Nakil from Hong Kong, at Marisa Anunciado from Kuwait. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa susunod, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.